ジョアンです。ようこそジョーチャンネルへ。ご登録いただき誠にありがとうございます。まだ登録してない方はぜひ登録お願いします。アクセントイングリッシュ。 Hi, aku si Joan and welcome sa aking channel. And thank you sa pag-subscribe mo. Yeah. Hindi ka pa nagsusubscribe, eh mag-subscribe ka na dahil baka interesado yung kapitbahay mo. Ngayon naman ay mag-umpisa na tayo sa Lesson 7. Ang pag-aaralan natin ngayon ay ang small size 2 ng katakana at ang katakana ng ma, mi, mu, me, mo. Yeah! At umpisahan na muna natin yan sa small size 2. Ang small size 2 ay kaparehas lang doon sa hiragana na may small size 2 din. Yeah. At dito din ay gagamitin mo ang katakana ng 2. Pero maliit lang na size niya. Parehas din dun sa katakana na kapag may small size 2, yung pag-pronounce din niya ay nakakat din. Kagaya ng mga goy na ito. Kupu, poketo, saka. Diba, meron lang post kapag merong small size 2. At ang gamit ng small size 2 ay kaparehas na kaparehas din sa gamit ng small size 2 ng hiragana. At kung pinanood mo talaga ang mga lessons ko from hiragana, ay hinding-hindi ka na mahihirapan sa lesson na to. At yan na ang mga small size 2 ng katakana. At ngayon naman ay pumunta na tayo sa katakana ng ma, mi, mu, me, mo. At uutisahan natin yan sa katakana ng ma. Ang ma ay may 2 strokes. Ang first stroke nito ay from left, tapos papa-right mo siya, tapos diretso mo siya, pababa. At medyo pa-curvy and hat yung nasa baba. At ang second stroke nito ay maliit lang na line from top, tapos pababa. Kadikit siya dun sa last stroke ng first stroke. Ayan, ulitin natin. From left, tapos pa-right, tapos diretso mo siya, pababa. At ang second stroke ay maliit lang na line from top, tapos pababa. Medyo paslan siya ha. Ayan, i-practice mo yan dahil mapaperfect mo yan at yan na ang katakana ng ma. At sunod naman ay ang katakana ng mi. Ang mi ay may 3 strokes. Pero napakasimple lang nito. 3 strokes pero pare-parehas lang sila. Umpisahan natin to sa first stroke. From top, tapos paslan mo siya pa-left. At ang second stroke ay ganun din. From top, tapos pa-left na naman. At ang third stroke ay parehas din. From top, tapos paslan mo siya pa-right. Ayan, practice ulit natin. From top, tapos pababa mo siya. Ang second stroke, parehas din. At ang third stroke ay parehas na naman. Na from left, tapos paslan mo siya pa-right. Yeah! Ayan! Di ba madali lang siya? Pero i-practice mo pa din siya para ma-perfect mo yan at yan na ang katakana ng mi. At ang sunod naman ay ang katakana ng mu. Ang mu ay may 2 strokes. Mag-start tayo sa first stroke. From top, tapos paslan mo siya pa left, tapos didiretso mo siya pa right. At ang second stroke niya ay from left, tapos paslan mo lang siya pa right. Medyo maliit lang na line. Ayan, ulitin natin. From top, tapos paslant mo siya pa-left at idiretso mo siya pa-right. At ang second stroke ay paslant lang na line from left, tapos pa-right. Ayan, napakasimple lang, di ba? Pero i-practice mo yan para ma-perfect mo yan at yan na ang katakana ng mu. At ang sunod naman ay ang katakana ng me. Ang me ay may 2 strokes lang. Ang first stroke nito ay from top, tapos ipapa-left mo siya. Yung parang parehas lang sa no. At ang second stroke nito ay from left, tapos papa-cross mo siya pa-right. Ayan, ulitin natin. From top, tapos paslant mo siya pa-left. At from left naman siya, ipapa-cross mo siya pa-right. Ayan, napakasimple lang, di ba? Pero i-practice mo pa din yan para ma-perfect mo yan at yan na ang katakana ng me. At ang last nating katakana ngayon ay ang katakana ng mo. Ang mo ay may 3 strokes. Ang first stroke nito ay from top, horizontal na line from left to right.
At ang second stroke naman ay from left to right din. Medyo mahaba lang siya kesa sa first stroke. At ang third stroke natin ay from top, kadikit siya sa first stroke, tapos papadiretso mo yung pababa, at sa kalagitnaan niyan ay papakurve mo siya paray. Ayan, ulitin natin. Mag-line ka muna ng dalawang line sa taas, from left to right. Tapos second stroke ay from left to right. At ang last stroke niya ay from top, tapos ididiretso mo yung pababa, at ipapakurve mo paray. Ayan, napakasimple lang, di ba? Pero i-practice mo pa din yan dahil mapaperfect mo yan at yan na ang katakana ng mo. At ngayon ay pumunta na tayo sa mga goy. Hansamu! Machi! Mikisa! Meika! Mota! Homestay! Ayan, yan na ang mga katakana natin for today. Yeah. Iba ang cute ng mga katakana? Ayan, sana marami kang natutunan sa lesson natin for today. At sana ay abangan mo na naman ang susunod nating lesson ng katakana. Minasan kyo na jugyo, owari mishita ito maimasu, tsugi no jugyo. Ganbarimashou ne! Mata ne! Tuloy-tuloy na matuto na mag-Nihongo. Please subscribe to my channel. Dahil mag-a-upload ako ng bagong video every Tuesday and Friday, 5 p.m. Japan Standard Time.